Hello guys, welcome back to my channel, and this is another edition of my vlog. The title for tonight's topic is Estimating in Design and Build Services. But before that, for those who are not yet a subscriber to my channel, please subscribe now and don't forget to click the notification bell. And if you're ready, then we'll start. Let's start the topic for tonight, which is estimating considerations to the design and build services. I want to lecture this topic kasi dito medyo hindi na-i-discuss sa akademyong method ng estimating ng bills or quantities. Architects usually is trained to estimate bills of materials. Yung tinuturo sa atin sa eskwelahan, yung nakikita kung ilan yung semento mo, ilan yung bakal, no, in specific items, for example, footing. No, in one footing, ilan yung bars, ilan yung cement, ilan yung sand, ilan yung gravel. So that is the difference between an architect and the engineers na mag-estimate. Engineers usually trained to estimate bills of quantities. Okay? So, bills of quantities is that it is based on the scope of works na nakalagay doon sa activity utilities. Okay? And in the design and build services, ito dapat yung pinaka-importante sa lahat. Okay? To estimate the bills of quantities. Okay? Ang considerations na kailangan natin na gusto kong i-lecture is that when architects do the estimates, nakakalimutan na bigyan ng pansin yung tinatawag nating bills of preliminaries or yung tinatawag nating overhead cost. Okay? When architects do the estimates, ang ginagawa ng architects, direct method, halimbawa, from footing going up to trusses, i-estimate natin yung materials. And then after that, you will just add on 10% miscellaneous or contingencies. Okay? That's the way we estimate. So, direct from down, from excavation up to the roofing, and then add on the miscellaneous and contingencies. But the problem is that hindi natin nakukonsider yung mga overhead cost. Okay? Halimbawa, sa estimating natin, usually, pag naglagay ka ng bank house, hindi mo na isama yon, sigurado yon. Kasi ang in-estimate mo doon, yung direct cost ng item na nakapaloob doon sa plano na binabasa mo. Okay? Pero yung temporary facilities mo, example, meron kang office na maliit lang, yung materials nyo din hindi natin na isasama. Okay? Bodega, maliit na bodega, hindi natin na isasama. Okay? Kung nag-require ng fence, minsan hindi na isasama. Minsan kung nakalagay sa plano, nakukompute natin. Pero pag hindi nakalagay sa plano, hindi natin na isasama. Okay. Ang kadalasan din na nakakalimutan ng mga architects when do the design and build services, yung cost ng electricity and water. Okay. So kung gagamit tayo, hindi naman yan shoulder ng kliyente yung water sa site. Diba? Sometimes you will apply to the electric company, no, for a temporary connection. Yung application nun may bayad, hindi natin nakukonsider. Okay? And then yung water. What else? Yung hindi natin nakukonsider. Example, mayroong band yung developer. No, minsan may merong money yung band na hinihingi nila para pag nasira yung mga gutter, no, doon kukunin yon sa band or cash band ang tawag. Okay? And then ang palagi nakakalimutan din is that yung charges sa delivery cost.
dahil material lang ang ini-estimate natin minsan, hindi natin ina-add on yung consideration sa ating delivery cost. Okay? So, ilang balik yung delivery ng material. Hindi naman minsan yan kinoconsider na free ng hardware na binibilhan natin. Okay? Other thing is that yung paggawa natin ng mga as-built drawings, hindi natin nabibigyan ng pansin na dapat may cost yun. Okay? Unless that is already included in your design fee. No? And marami sa mga nagdi-design and build services, hindi na pinapakita sa estimates yung kanilang design fee. Di ba? Ang sinasabi nga ng iba is that free na yung design, no? Pero yung iba naka-built-in. Well, may iba naman na free talaga yung design, which is not allowed. No? Pag nag-design and build kasi tayo, dapat nandun pa rin yung item ng design services. At the same time, iba yung item ng construction execution ng ating project. So, yung mga considerations na yan is nawawala yan na dapat kung nag-direct estimate ka ng materials mo, sa bills of materials mo, add-on dapat yung overhead mo. No? Halimbawa, meron kang inspector or full-time supervisor sa site. Dapat kasama yon sa overhead cost. Separate doon sa direct method na pag-estimate ng ating materials, including allowances ng ating supervisor. Equipments, yung kailangan ng equipment sa site, di ba? Halimbawa, one bagger mixer, two bagger mixer. Minsan, hindi yan nakukonsider. No? Kung hindi ka man bibili, dapat nakukonsider yung rental ng ating mga bagger mixer and other equipments. Example, welding machines, kung kailangan mag-rent ng welding machines. So, nakukonsider dapat yon as add-on ng ating overhead cost doon sa ating estimate sa mga newly architects na nag-i-engage sa design and build services. So, hindi yung direct estimates natin na nag-estimate lang tayo from excavation down or up to the truss, no? And finishing materials. Meron pa dapat add-on na overhead cost or ang tawag natin doon usually sa pagka nag-bidding is the bills of preliminaries. In fact, pagka nag-require yung owner ng mga malaking bahayan, pag nag-require yung owner ng bonds, pag nag-require yung owner ng contractor's all risk insurance, add-on yon. Doon dapat yun kukunin sa bills of preliminaries or overhead cost. In fact, yung mga risk na yan, nakukonsider dapat doon na pag kumuha ka ng mga insurances, yung mga risk sa construction na execution, kasama dapat yon doon sa overhead cost na sinasabi. Even building permit fees, kung ikaw ang magbabayad ng building permit fees, add-on yon, which is part ng ating bills of preliminaries or overhead. Occupancy permit, no? Add-on yon. Hindi dapat yon nakapaloob doon sa direct estimate mo from foundation going to roof trusses. Okay? Ngayon, since na architects are trained in the bills of materials, hindi tayo doon trained sa paggawa ng bills of quantities. And yung bills of quantities, ito yung pinakamagandang method pag ikaw ay nag-i-engage in design and build services. Ang bill of materials mo dapat lalabas na lang yon pag ikaw na yung nagkontrata niyan, nakuha mo na yung project and bibili ka na ng materials. Kasi ang purpose ng bills of quantities, hinimay-himay mo na siya, pinakita mo na yung lahat ng materials dahil bibili ka, nakakaunt mo na kung ilan yung bibilihin mo. Pero dapat pag nagsasabit tayo ng cost estimate sa client, hindi dapat tayo naka-bill of materials. Ang sinasabit natin sa client dapat is the bills of quantities. So pag sinabi natin bills of quantities, usually ang manner dyan is that kung hindi tayo gagamit ng CSI, yung Construction Specifications Institute na method, ang manner dapat natin is the construction activity from clearing, no, or from the time na nag-take over ka ng site and clearing up to the turnover of the project. Okay,
So, yung activity na yan, yung mga scope of works, yun dapat ang nilalagyan ng costing. Okay? So, yung costing na yan, ang manner ng estimate yan is itong scope of works, for example, excavation. So, pag nag-estimate ka ng excavation, you have to compute the 1 cubic meter, for example, and then yung 1 cubic meter na yan na uhukayin mo is ilang tao yung mag-uhukay, ilang oras nila gagawin yung 1 cubic meter, ano yung equipment or tools na gagamitin nila, kung may rental yan, ilalagay mo doon, plus 10 to 15% profit margin. Okay? So, yung total cost ng isang scope of works na yan, kung ilan yung total ng scope of works na gagawin, multiply mo na lang. Okay? That is the method on how to compute bills of quantities. So, the same manner pag nag-compute ka sa lahat ng mga items ng works doon sa scope na gagawin. And yung scope of works na yon, yun ngayon ang lalabas doon sa iyong schedule of program of works. Okay? Sa schedule of program of works mo, doon ka ngayon maglalagay ng timeline, yung Gantt chart natin. Doon ka ngayon maglalagay ng mga timelines kung kailan matatapos yan and kung ilang weeks matatapos or month. And sa ilalim doon dapat, by percentage ng scope of works na yan, nakalagay doon yung expenses na magagastos mo per month based doon sa estimate na lalabas mo pag nagawa mo na yung bills of quantities. So, ibig sabihin, in every month, itong month na to, ito yung activity mo. Okay? Pag ginawa mo yung activity na to, based on your bills of quantities, magkano yung presyo mo rito sa ilalim per month? Para makikita mo na, from D0 to day 100% of my work, ito yung cost ng bahay na gagawin, ito yung cost ko per month. So, yun dapat ang method ng estimating natin. With that bills of quantities, yung cost per month muna yan na nakapaloob doon sa mga scope of works, yun ngayon ang pag-imay-himay mo dapat na gagawa ka ng bills of materials sa scope of works na gagawin mo on that month. But of course, ahead of that performance of the work, nagawa mo na dapat ang iyong bills of quantities hanggang turnover yon. Okay? So, pag gumawa ka, usually, magpapresent ka sa owner, ito yung schedule mo. Pero mayroon kang internal schedule. Yung internal schedule mo, yun na yung na-compress mo yung price, nalalabas na yung profit mo doon. Okay? Anyway, pag gumawa ka ng bills of quantities naman, malinaw doon dapat yung 10 to 15% na profit margin mo, which is allowed yan. O, kahit malaman ng owner yan, na mayroon kang profit margin ng 10 to 15%, walang problema yun dahil allowed yun sa industry. Na once you contract the project, mayroon kang profit margin, mayroon kang profit dapat na makukuha ng nagre-range doon sa 10 to 15%. So that is the method na dapat ginagawa natin pagka tayo ay na-engage into design and build services. But take note, may ginagamit tayong conditions of contract. Pag naalala ninyo sa inyong schools noon, nililecture sa atin yung General Conditions 301. Okay? Ang General Conditions 301 is isa siya sa considerations kung paano ka dapat mag-estimate ng iyong bills of quantities. Kasi yung General Conditions of Contract, hindi lang yan attachment for building permit purposes. Ang General Conditions of Contract na Document 301 sa ating mga architects, yan dapat ang ating conditions of contract in the administration and execution of the works. And pag binasa mo yan, mayroong assumption of risk, mayroong consideration of risk na dapat may costing yan doon sa paggawa mo ng iyong bills of quantities. So, revisit guys, yung inyong general conditions before, no? I-absorb nyo anong ibig sabihin ng nandun and how it applies doon sa iyong estimates and how it applies during the administration of the project, kasi mayroong time element, mayroong cost element na pwedeng magamit doon, lalo na nag-engage ka ng project na under the contract. Okay? So, with that case, siguro in a short lecture, yun muna yung maibibigay ko sa inyo.
Then sa sunod na tayo mag-lecture ng talagang estimating na may papakita ko sa inyo kung ano yung method dapat sa pag-consider, no, kung ano yung mga templates na pwedeng gamitin sa ating estimating. Okay? So, thank you very much guys, and hope you learned something again today. God bless to all.